Sa iba pang mga balita, toilet bowl project at ilang pang proyektong pangkabuhayan inilunsad sa Baseco, Manila sa pangunguna ni Senadora Cynthia Villar. May report na kami kasama si Marita Muahe live via phone batch. Mga princess, nasa 10,000 residente ang nakatira sa Baseco compound sa Maynila at ayon kay Senadora Cynthia Villar, kalahati nito ay walang palikuran o toilet. Marami rin ang walang hanap buhay. Dahil dito, pinagsikapan ng senadora na tugunan ang hygiene at sanitary problem sa lugar. At ngayong araw nga, inilunsad ang toilet bowl project, kapati na rin ang ilang proyektong pangkabuhayan tulad ng coconut weaving na sinabayan niya rin ang pagtatanim ng mangrove o bakawan sa nasabing lugar. 500 toilet bowl ang inisyal na ipinamahagi nito sa pakikipagtulungan ng Department of Health. 5,000 inidoro ang target nilang maipamahagi. 1 square meter ang espasyo na sisementuhan para lagyan ng toilet na connected sa centralized septic tank na ipapagawa ng DOH. Bukod dito, inilatag din ang coconut weaving livelihood project at composting facility para sa mga residenteng walang hanap buhay. Sa mga darating na panahon ay binibilyar na magkaroon ng blanket weaving katulad ng ginagawa nila sa Las Piñas at ang vegetable garden na pagkukuhanan ng pagkain. Kaya binibilyar na marami manong nanghihingi ng pera sa kanya na hindi niya binibigyan sa halip ay tinuturuan upang matuto at magkaroon ng kakayahan upang kumita. Aminadong senadora na sa ngayon ay hindi pa ganoon kabukas ang lahat ng mga taga-Baseco sa mga inihaing proyekto. Subalit naniniwala ito na oras na makita ng mga taga rito ang benepisyong makukuha ay magsisipag ang mga ito habang marami rin naman ang ngayon pa lang ay nagpapasalamat na dahil sa buting nakikita nila na maaaring idulot nito sa kanilang komunidad. Yan na muna, Princess, ang ating update mula rito sa Maynila para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe.